Ang nangyari nga sa nakaraang chapter ay pagkatapos matalo ni Silva kay Mash, bumalik ito sa Magia Lupus upang mangingi ng tawad dahil hindi nito natalo si Mash. Gayunpaman, hindi siya pinatawad ng lalaking may tatlong mark at bilang parusa, ginawa siya nitong manika. Matapos yon, dumating doon si Mash habang hinahanap nito ang susunod niyang klase. Nakilala si Mash ng lalaki at pinilit naman siya na ibigay niya sa lalaki ang gold coin niya pero tumanggi ito. Nagsimulang umatake ang lalaki at ginamit ito ang Silva puppet niya pero agad itong napigilan ni Mash. Nagawa pa rin ma-disable ng lalaki si Mash at nakuha nito ang gold coin niya. Kinuha ni Mash si Silva upang dalhin ito sa nurse's office. Pagkaalis nila, inaakala ng lalaki na nakuha nito kay Mash ang gold coin pero lumalabas na nakagawa ng paraan si Mash upang maibalik sa kanya ang gold coin. What's up mga Oni-chan? Welcome back sa ating manga recap series tungkol sa Mashle, Magic and Muscles na may halong Harry Potter at One Punch Man ang kwento. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid niyong suporta. Sa mas pampasiglang kabanata ng paikipagsapalaran ni Mash sa mundo ng Mahika, nagising si Silva sa infirmary at nagulat itong na makitang siya ay nasa kanyang human form na muli. Hindi niya daw maalala ang buong nangyari nung naging dull siya. Napansin niya si Mash na masayang ginagawa ang kanyang oblique exercises katabi niya kaya nagulat si Silva. Tinanong niya naman kung niligtas ba siya ni Mash kung saan sumang-ayon naman ito. Nagtaka naman si Silva dahil magkalaban daw sila. Pero sinimulan ni Mash na ipaliwanag na dapat tumulong kapag may nangangailangan ngunit napilas ang dila niya. Pagkatapos nun ay nagpaalam na si Mash at niniwan niya na si Silva. Nakapag-isip-isip naman si Silva dahil sa dahilan ni Mash sa pagligtas sa kanya. Sa dorm naman ni na Mash at Finn, naroon din sina Lance at Dot na tila masama ang tingin sa isa't isa. Tinanong nilang si Dot kung ano ang ginagawa nun doon at napansin naman ito na nagpalit ito ng hairstyle. Nagalit naman si Dot at sinabi na lay niya dapat ang sinabi ni Lance at ano daw ba ang paki niya kung nagpalit siya ng hairstyle. Gusto daw nito ay mahilig sa mga nakabang si Lemon. Pinigilan naman sila ni Finn at sinabi na huwag silang mag-away doon. Sa kaisip-isipan ni Dot ay si Lance ang tipo ng lalaki na papatay ang ibang lalaki para lang maging kamukha niya. Inisip rin nito na alam niya ang pinagdaanan ni Lance. Trinashtok ni Dot si Lance at sinabi na boring ito at umalis na ito sa kwartong iyon. Kahit tinitigdan lang siya ni Dot ay naiirita na daw ito at sinabi na dapat mamatay na ang mga gwapong katulad ni Lance. Hiniling naman ni Lance na ang mga boring na kagaya ni Dot ay dapat ring mamatay at sinabi na baka siya ang unahin niyang patayin. Handa na silang maglaban ngunit sinusubukan ni Finn na pigilan sila. Sumigaw naman ito at sinabi na pwede bang sa labas nila ipagpatuloy ang away nila. Biglang pumasok si Mash at sinabi na tama si Finn at baka kung ano pa daw ang masira nila habang hawak-hawak ang nasira nitong pinto. Dahil don, langap-sarap daw ang pagkontradik ni Mash sa sarili niya. Pagkatapos nun, tumigil na si Dot at may bigla itong inabot. Nagbigay si Dot ng isang bag ng tsaa at sinabi na inaakala ba nila na bibisita ito ng walang pasalubong. Nagulat naman si Finn at inisip na mukhamang balagbag si Dot ay maganda naman ang manners nito. Pinamoy ni Dot ang aroma ng dala nitong tsaa kay Finn. Dahil don, nagulat na naman si Finn na mahilig si Dot sa herbal tea. Pagkatapos nun, nagkaroon ng awkward moment ang apat. Nagkomento si Mash na isa na namang mapayapang araw iyon habang sinasabi ni Lance na kailangan nilang mag-isip ng plano upang makakuha ng coins. Gusto naman ni Dot ng girlfriend at wala namang masabi si Finn. Bigla namang pumasok si Lemon sa eksena at sinabi na may problema. Pagkatingin niya naman na may apat na lalaki sa kwarto, bigla itong umakting na parabang nire-rape siya ng mga ito. Sinabi naman ni Finn na wala naman silang ginagawa sa kanya. Pagkatapos nun, sa sumunod na eksena, may ipinakita si Lemon na isang magic scale. Piniliwanag niya na ang magic scale na iyon ay dinidisplay kung gaano karami ng gold coins ang naipon ng bawat dorm. Naunguna ang lang na may 15 gold coins habang ang Orca at Adler ay may tigi-isa lamang. Simula raw nung taon na iyon, ninanakaw nang lang ang mga gold coins ng ibang dorms at ang mga upperclassmen ng Adler ay wala doon para pigilan sila dahil malayo ito sa school o nasa internships. Naniniwala ang lang sa exclusionary system kung saan ang mga pure ay nasa tuktok at kapag nagpatuloy iyon ay sa kanila manggagaling ang magiging divine visionary sa taong iyon. Ang Orca House ay mas nakatuon sa pananaliksik kaysa kompetisyon, kaya ang Adler na ang dapat pumigil sa plano ng lang. Ang mas detalyadong paliwanag ni Lemon ay nagdulot ng nosebleed at euphoric na reaksyon kay Dot. Handang harapin ang Lang House, sina Mash, Lance at Dot ay nakahandang kumilos. Kailangan daw nilang talunin ang lang para gumana ang plano ni Lance at mukhang ayun nga daw ang kailangan sabi ni Mash. Magpiflex daw ang mga muscles ni Mash sa ngalan ng kapayapaan.
Gayun pa man, pinarasahan ni Headmaster Wahlberg si Mash dahil sa kanyang mga naunang aksyon sa paaralan. Inutos sa kanya ni Wahlberg na linisin ang owl hut sa loob ng isang linggo. Habang naglilinis, dumating doon si Lance at sinabi na tutulong siya. Pinaliwanag naman ito na hindi lamang siya tutulong sa paglilinis, kundi pati na rin protektahan siya mula sa langhouse dahil target siya ng mga ito. Sinabi naman ni Mash na ganun ba siyang nag-aalala sa kanya, kung saan sinabi naman ni Lance na huwag niya siyang piliting patayin siya. Habang nag-uusap sila, dalawang miyembro ng Magia Lupus ang lumapit sa owl hut. Ang isa sa kanila ay gumawa ng malalim na pahayag tungkol sa oras. Kapag daw dumaan na ang oras, hindi na iyon may babalik. Nairita naman ang kasama nito at sinabi ni alam naman iyon ang lahat at huwag na ito mag-feeling malalim. Pagtapos nun ay simulan na rin nila ang pangolekta ng gold coins. Sa owl hut, patuloy na naglilinis sila Mash at Lance habang napansin ni Lance na parang ayaw kay Mash ng mga kwago. Sinabi naman ni Mash na wala naman siyang maalala ang ginawa sa kanila. Bigla namang may nag-cast ng Seafield. Lumambot ang inaapakan ni Mash at nalunod ito doon. Bigla namang may binatong shuriken na tinatawag na shuriketh kay Lance pero nailagay niya iyon. Lumalabas at dumating na ang mga miyembro ng Magia Lupus at kinukuha na nito ang gold coin ni Mash. Napagtanto naman ni Lance sa sila ay tiga lang. Sumang-ayon naman ang mga ito at sila raw ang 6th at 7th fang ng Magia Lupus. Wala raw worthy sa dorm nila na maging divine visionary kaya maglaban daw sila ng may pusta ng gold coin. Patuloy naman na nalulunod si Mash habang sinasabi na hindi ito marunong lumangoy. Sabi naman ng panot at tutulungan niya siya at nagtransform ito bilang isang sea shark at sinundan nito si Mash. Pagkatapos nun ay naiwan sila sa isang miyembro na may malaking shuriken. Nagsalita na naman ito ng obvious at sinabi na sa laban ay may panalo at talo. Dahil doon, nawala sa focus si Lance at inisip na sana ay hindi niya nalang iyon pinakinggan. Agad naman na umatake ang lalaki at napansin ni Lance na nakokontrol ng lalaki ang malaking shuriken gamit ang magic nito. Napatigil si Lance sa atake niya dahil sa mga nakaharang na kwago. Dahil doon, natamaan siya ng atake ng lalaki. Nung susubukan ulit itong umatake ay bigla nitong narinig ang mga salita ng kapatid niya na huwag niyang sasaktan ng mga kwago. Dahil doon ay hindi niya ulit tinuloy ang kanyang atake. Umatake ulit ang lalaki at nagsabi ulit ng kung ano-ano. Ginamit nito ang shuriketh double. Napansin ni Lance na may mga kwago sa likod niya kaya sinalo nito ang atake ng lalaki. Dahil doon, naging sugatan si Lance. Napansin naman ng lalaki ang gawang magnolia na wand ni Lance kaya narealize nito na anak siya ng mga crown. Iyon daw ang prestigious crown family na kilala sa kanilang gravitation magic at narinig nito na ang pinakamatandang anak nito ay lumayas. Hindi raw siya makapaniwala na ganun kahina ang anak ng crown family. Tinanong naman ito si Lance na kaya daw ba ito umalis ay dahil isa itong failure. Naaawa daw ito dahil weak daw si Lance. Pagkatapos noon ay sinabi nito kay Lance na alam niya ba na ang pagturog sa mga mas mahihina sayo ay ang pinakamasarap na pakiramdam sa buong mundo. Hindi daw nila pwedeng i-judge ang isang tao kung hindi pa nila na-judge ang sarili nila. Kailangan ng mga taong nasa ibaba dahil kung wala raw ang gaya nila Lance ay paano nila marerecognize ang superiority. Nag-i-exist daw si Lance para patunayan na mas magaling sila sa kanya. Ginamit naman ni Lance ang Graviole at nag-counterattack ang lalaki gamit ang Shuriketh Triple. Kapag natalo na daw ng lalaki ang anak ng mga crown, mapapatunayan niya na ang superiority niya ulit. Napansin naman ito na biglang napunta sa isang lugar ang mga kwago. Agad naman nawasak ni Lance ang mga shuriken ng lalaki. Sinabi ni Lance sa gabal kanina ang mga owls kaya itinabi niya muna ang mga ito. Doon na pagtanto ng lalaki na ang magic na ginagamit kanina ni Lance ay para itabi ang mga owls at kaya hindi ito lumalaban ay dahil doon. Nagalit naman ang lalaki at umatake ulit ito gamit ang higanteng shuriken. Ayun daw ang pinakamalakas niyang atake pero nadurog lang iyon ni Lance at napabagsak rin ito ang lalaki. Nagtaka naman ang lalaki dahil pareho lang naman daw silang double line magic users kaya bakit mas malakas sa kanya si Lance. Sinabi naman ni Lance na mukhang nakikipaglaban ng lalaki para patunayan na mas malakas siya pero iba raw ang dahilan ni Lance. Kailangan niya raw lumaban para sa kanyang babaeng kapatid. Ano naman daw ang ibig sabihin nun? Piniliwanag naman ni Lance na ang isang makasariling bully kagaya ng lalaki ay walang ibabatbat sa kagaya niyang nakikipaglaban para iligtas ang kapatid niya. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin niyo, maibubuga pa kaya ang lalaki laban kay Lance? Ano kaya ang nangyari na kay Mash at kay Sharkboy? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga recaps, huwag kalimutang mag-like and subscribe para updated ka lagi sa mga bagong videos. Onii-chan!